Pero kakaiba itong taon na to kasi may mga lugar na hindi nililindol, magkakaroon. Ang New York yata ngayon lang ulit. Nung nakikita ko, ang isang malakas na pagputok pa rin ng bulkan. Are you saying in China? In explain to South China? I'm not saying. Inuubos yung mga bahura doon. Hindi ho kayo ililigtas ng relihiyon ninyo. Kaya i-consider ko nga itong year na ito is the year of disaster. This April is celebrate ng buong daigdig yung Earth Day. It will be April 20. It started in 1970. Usually, pag Earth Day, may mga global tree planting, no? Pagbaba ng plastic. Coincidentally, this month, sabay-sabay din yung mga earthquake. Minsan, nililink nila na yung inang kalikasan na nagtatampo. Nagiging issue din yung deforestation, no? Mga wildfires, no? Tapos yung pollution sa dagat, etc. etc. Mas a psychic. The psychic side. Kung kayo ay follower ko sa Facebook, makita nyo na pinost ko ho doon bago mangyari ang earthquake ng Taiwan. Natutulog pa ako noon eh. Bago ako matulog, nakaramdam na ako. Kaya pinost ko ho yun itong April or May, which is kinabukasan lumindol sa Taiwan and Japan. Tapos noon, pinost ko rin yung magkakaroon ng mga earthquake sa iba-ibang panig ng mundo. So, hindi ko masinasabing dahil matanda ng mundo. Hindi naman ikaw may kagagawa nun. Actually, hindi ko na makagagawin yung lindol, no? Eh, sa Pilipinas, ano tingin mo? Sa Pilipinas kasi makakaranas talaga tayo dito. We'll all know na para, kasama tayo sa Pacific Ring of Fire, which is talagang hindi makakaligtas ang Pilipinas sa lindol. Hindi sa naman nananakot, ano? Ang gusto ko lang naman kasi warning lang sa mga tao na magkaroon ng preparation. Actually, dalawang beses pa nga mangyayari sa Pilipinas, pero ibang parte, magkakaibang parte. Meron din tayong Metro Manila, pero sana mahina lang. Pero higit sa lahat nga ang sinasabi ko, pinaka-importante ho talaga ang magdasal upang hindi mangyari ito. Kasi merong iba, kapag hindi raw nangyari, palpak daw ako. Yung taong yun kasi gusto niya mangyari ang... Hindi naman dapat yun. Meron kasing basher na sabihin, oh, kaya mo ba sinasabing huwag mangyari? Gusto man na hindi nangyari. Diba? Sabi niya, oh, kaya mo sinasabing huwag mangyari? Oh, pinagdadasal mo ang tao na huwag mangyari ang earthquake kasi mali ang hula ko daw. Pwede, sana yung taong yan na magre-react, sa kanya na lang mangyari, sa bahay niya ang lindol, siya na lang lumubog. Anyway, may nakikita rin akong tsunami. No? Meron sa part ng Pilipinas pero hindi naman ganun kalaki, pero it will be considered as tsunami. Dalawang bansa makakaranas ng tsunami. No? And then, mauulit ang lindol sa Japan, China, magkakaroon. Meron din nakikita ko sa Thailand, Burma, Vietnam, parang naramdaman ko rin, Mexico, makamaulit ang New York, and then Venezuela, Costa Rica, merong ganun. Part ng Europe, may nakikita rin ako, pero hindi ko lang maanuhan kung anong part ng Europe. Sa Southeast Asia? Southeast Asia, meron din, kasi nga iba't ibang panig ng mundo. Kaya i-consider ko nga itong year na ito is the year of disaster. Pero kakaiba itong taon na to, kasi may mga lugar na hindi nililindol, magkakaroon. Ang New York yata ngayon lang ulit. Diba ang New York, hindi pa tapos ang isa pang trahedya na may kinalaman sa tubig. Tubig? Meron pa rin. Oo. What about malalakas na bagyo sa Pilipinas? May La Nina daw. Meron. Makakaranasan ng bagyo pero mas matindi. El Nino and La Nina. El Nino. Ang El Nino ngayon mas matindi, ha? Matindi. Masigit pa ang nakikita ko pa talaga sa kinalaman sa tubig. Ang isa rin ano, nakikita ko, ang isang malakas na pagputok pa rin ng bulkan. Saan yan? Meron sa Pilipinas, actually, dalawa ang magiging alerto. Tansya mo saan yan? Estimate lang. To give people warning. Well, yung, ano ba yung Batangas ba yun? Taal. Taal. Medyo meron siyang alerto ha, itong year na ito. Mag-a-alert yan. I hope hindi ganun kalakas. No, baka magkaroon din ng alerto ang mga pinatubo, ha? Talaga? Oo, baka mabuhay. Sabihin, magkaroon namang activities. Basta may mga bulkan na medyo madidisturb itong taon na ito. No, kaya nga isa year of disaster, no? Actually, dahil nga sa dami ng pagbabago sa mundo, tutusin matanda na ang mundo, ilang henerasyon na rin ang pumalit sa tao. Iba-iba na, di ba? So, habang umuulad ang mundo, dumadami ang modernization, dumadami ang mga building, nawawala na ngayon yung natural environment natin. Which is dapat hindi mawala. Kasi malaking bagay ho ang mga puno, ang tubig. Napakalaking bagay. Lalo-lalo kapag ang isang bundok pinatag, kinawari, deforestation na tinatawag. Naku,
ang mararanasan ng tao diyan, landslide, yung balik ng kalikasan. Balik ng kalikasan ho, no? So yung mga nangyayari ngayon, tong mga earthquake na ito, well, it's a natural disaster, kahit naman panahon-panoon eh meron ng ano, de, pero mas matindi ngayon kasi nga kalahati ata nito nasira, 'di ba? Ang tubig, hindi pa nga natin alam ang ilang porsyento nito, hindi natin alam ang lalim pa nito. Ang pinakamalalim doon na bahagi ng dagat ay puno na ng basura. Pero hindi pa natin alam kung gaano pa kalalim ano kasi hindi pa 100% na napupuntahan, na-explore ng tao ang lalim talaga ng tubig. Ang inaano lang natin, baka may mga nakatira doon. Actually, kaya nga, kung naniniwala ka, may mga sirena o mermaids na nababalita. Elementals din yun. Elementals din matatawag yon. Ang problem kasi, walang concern yung iba. Diba? Sana ang lahat ng kabataan sa buong mundo, tama, sana may tumayuhan sila lang Greta sa bawat isang bansa. Sana merong isang liderato na planuhin nila na sana mahalin ang mundo, mahalin ang environment. Kaso ang problema ganito, marami nang gumawa ng ganyan. Pero sometimes may mga suporta ang gobyerno pero hindi 100%. Diba? Half-baked. Yes. Half-baked. Minsan nga, kung ano yung protectionan mong area, hindi nila bibigyan yun ng pansin kasi kailangan nilang kumita doon. Tingnan mo yung nangyari sa Bohol. Diba? Oh. So, kailangan nilang pagkakitaan yung lugar na yun. So, this is also the power of money. No? Kunyari, nabigyan yung leader na yun doon sa lugar na yun, eh kailangan mong i-preserve yung environment na yun. I mean, yung mountain na yun o kung ano man yung kagandahan ng lugar na yun. Yung natural resources o yung natural ano niyan ng lugar na yun, pwede kasing tanggalin yan. And because of power. And that is the power of money. And also, yung taong nakaupo doon, hindi siya marunong magmahal ng environment. Sa theology, Joby, may tinatawag na integrity of creation. Nung create daw ang mundo, no? Lahat, kalikasan ng Panginoon, may integrity of creation. Meron. But since nagagalaw yon due to sobrang exploitation of natural resources, no? Siyempre, yung integrity of creation nagagalaw. Eh dahil nagagalaw, yung integrity of creation nasisira. So, a tendency, may landslide ka, lumalakas mga bagyo. So, may science din, no? Part ng integrity of creation ay yung knowledge. No? The knowledge of, di ba, kailangan maging responsible yung tao sa paggamit ng knowledge, hindi mapangwasak, no? Pero so, kasi nga nangyayari nga, ang matataas ngayon, ang mga nakinakaupulan, sila yung dapat na magkaroon ng protection, di ba, sa environment. Pero kasi sila rin naman ang nagiging way din para pakasira rin ang environment. Ang ibig ko sabihin doon, kapag gusto ng isang mayaman o isang ma-influensya ang lugar na yon, kaya niyang bayaran yon, kausapin niya lang kung sino yung namumuno. Are you saying in China? In the expense of China? I'm not saying. Inuubos yung mga bahura doon. May kinausap ah. Habang bumibilis ang takbo ng buhay ng tao, dito na nating maranasan ang iba-ibang uri ng disaster na isa rin itong sign na maaaring dumating na rin ang ating Panginoon, Jesus Kristo. Kasi hindi man natin malaman kung sino yung Antichrist, pero ulitin ko, yung Antichrist hindi lang yan iisa. Maraming Antichrist na mangyayari sa iba-ibang panig ng mundo. Sa bawat isang bansang yan, darating ang Antichrist. Ngayon ang tanong na, paano natin malalaman? Joby, napakarami ng mga relihiyon. Ito naman sasabihin ko, yung relihiyong sinamahan ninyo, o kung ano man yung napili ninyo, ito lang tatandaan nyo, hindi ho kayo ililigtas ng relihiyon ninyo. Diba? Ang tanging magliligtas sa inyo, yung sarili ninyo. Kasi sa pagharap ninyo sa Panginoon, pananalig nila. Yung pananalig ninyo sa at Panginoon, at pamumuhay nila. Yeah, ang pamumuhay, yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw. Oo. I try also to visit some churches, temples, even yung Muslim. To understand other faith. Yeah, you try to get to know everything, every details of their religion, no? Maganda. Tapos basahin ninyo, pakiramdaman ninyo, i-apply nyo sa relihiyon ninyo. Hindi naman masama ang makiano tayo sa mga relihiyon, di ba? Mm-hmm. Andiyan ang Muslim, tama ba? Mm-hmm. Buddhism, Judaism, meron ba? Meron. And then andiyan ang Katoliko, andiyan ang mga iglesia ni Kristo, andiyan ang mga born again, di ba? Walang masama kasi lahat naman yan, yung tinatawag natin, isa lang naman ang role niyan. Kundi kilalanin talaga, may Diyos na iisa. Mm-hmm. Di ba? At lahat naman tayo naniniwala, isa lang ang Diyos. Hanapin nyo kung saan kayo naaangkop.
Di ba? So you're saying, ang pinaka-importanteng mabasa ng Diyos, yung puso mo, yung pananalig mo, yung faith mo. Wala namang perpekto ng tao na hindi tayo nagkakasala. Walang banal na nabuhay dito kundi si Jesus Kristo lang. Pero may paraan ng Diyos sa isang taong makasalanan, pwede niyang mapatawad ang at taong mabago. Yun, at mabago. Mm. Pero kung ito'y galing sa puso mo. So every time, every minute nagkakasala ako, nagkakasala ka, lahat naman tayo nagkakasala. Pero may time na kung saan, alam ko, kakatok at kakatok yung oras na yon upang maramdaman mo na kailangan ka na ng Diyos at kailangan ka muna magbago. Kasi ito na yung year. Ito na, huwag na tayo maghintay pa ng yung panahon na kung saan malapit na ba ang pagdating ni Jesus. Kay malapit, kay malayo, ito na yung taon. Kung totoo siya, dapat nga last year. This is the year na you can start. Hanapin nyo ang mission nyo. Yun ang gusto ko. Sana mahanap nyo yung role ninyo kasi lahat po tayo pinanganak sa mundo na may purpose. May missionhood ang bawat isa sa atin. Walang pinanganak sa mundong ito nang walang mission. Siguro, hindi nyo palang makita kung ano talaga ang mission nyo. One day, mararamdaman nyo yan kung ano ang dapat nyo gawin para sa kapwa ninyo o para sa mundo. Diba? Merong iba na nakita na nila ang mission nila. Yung iba, napakasimple ng mission. Naging teacher. Mission niya kasi magturo. Pero gusto ko sana, sa habang nabubuhay kayo, lagi nyo ipart ang Diyos sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, sa mga anak ninyo. Yeah, mahalaga ang pera sa mundo. Kasi dyan tayo, kailangan natin magbayad ng bill. Diba? Yan ang problema ng tao, pera eh. Pera, 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 pera. Pero isama ninyo, maging bahagi si Jesus sa buhay ninyo, si Jesus Kristo ho ha. Gawin yung bahagi ng buhay nyo araw-araw sa Jesus Kristo. Yung mga problema nyo, let God provide for everything. Yeah. God will provide, promise. Yeah.